Yes, guys, ano? My name is Policio Coco, first time ka sa aking channel. No? So, pag-usapan natin ngayon, legality, annulment of marriage. As ordinaryong Filipino or citizen, or kung ikaw ay nasa medium status ka, middle class. So, masyado hindi aware kung magkano ang gastos pag kung magpapile ka ng annulment. So, FYI sa lahat. So, ito ay base lamang sa aking pag research or na-acquire the information regarding dito sa annulment, no? Kung isa lang ang matinding requirements dito, yung sap. Ito, pera. So, ang minimum na magagastos mo dito, ah, take note, minimum ay. By the way, kung ikaw pala ay first time sa aking channel, my name is Policio Coco. And likes and subscribe kung first time ka pa. At i-click ang notification bell para hindi ka updated, no? Yun. So, as mapag-usapan lang natin, I make this video as informal. Usapang coffee break, usapang legality. So, para sa lahat, no, kung hindi nyo ba napapansin yung may kakayahang magpa-anal ay yung mga tinatawag natin sikat personality. Or ibig sabihin, in short, may pera sila at may kakayahang hindi man sikat pero may pera. May kakayahang magbayad ng abogado. So, FYI kasi sa lahat, kung iisipin nyo yung gastos, sa requirements, walang problema. Madali lang requirement. Isa lang basic dito, yung pambayad mo. At magkano yan? 300K. Minimum. Okay. Kung wala kang 300K, gusto mong ma-void or ma-annul, wala tayong legal separation, wala tayong divorce sa Pilipinas, no? Yun lang that null of marriage, legal separation, or else, divorce, wala pa. Yun po ang kailangan mong magastos. At kung yan lang pera mo, 300K lang, ay, wag na lang. Itabi mo na lang yan. So, which is, kung kikita ka naman na, for example, magagastos ka ng 300K, tapos kikita ka naman ng 1 million, or triple doon sa kagastusin mo na 300K, no? Just go ahead. Pero kung gusto mo lang i-annul ang pera mo ay 300K lang, at pagkatapos mo wala ka ng pera, huwag mo nang gawin. So, hindi ka lang mahihirapan. Hirap na hirap. Okay, guys? So, meron akong kaso before, no? Inquire sa atin. Yun nga, ang hiningi sa kanya ng abogado ay 300K. Manamalinaw, cash. Case acceptance, 300K. Yung requirements, madali na lang yung guys. Kung minaano lang yan, sinisipat-sipat lang yan, sa tulad natin, na sa Pinas ka, madali lang maghanap ng ebidensya. Madali lang gawin, o halos madaling gawin yung mga requirements sa pagpapa-legal separation o pagpapanul ng marriage. But, yung sa tulad ko, tulad mo, yung 300K ay mataas na ang value. Or, maaaring wala ka nga, naiisip mo lang, no? So, yung wag na natin isipin yun. Kaya, sa mga dyan, sa mga dalawa o tatlo palang anak, pag-isipan nyo muna kung ready na kayo magpakasal. Take note, ha? Baka mamaya, hindi pa kayo sigurado, no? Yung mga, at yung magpaplano, make sure, so make sure na road test mo bago kasal. Kasi mahirap magpa-delete o mahirap magpa-anal. Kaya congratulations yun sa mga isa o dalawa o tatlo ng anak na hindi pa sigurado sa inyong mga kalagayan. Baka ka nga, baka malay mo, di ba? Baka magbago pa ang ihip ng hangin. Ay, hirap magpa-void or magpa-delete ng marriage. Kaya siguraduhin nyo muna, no? Sa mga yung
status na yan. Kung tatlo na anak nyo, may pag-isipan nyo, magpapakasal kayo. Kung mamaya, hindi ka pa sigurado. O kung lima na, di ba? Hindi pa kayo kasal. Ay siguro, pinag-iisipan pa yan. I don't know what is the reason behind, no? Bakit hindi pa siya nagpapakasal. Baka nga, hindi pa naman, baka tama nga sa atin. Hindi pa siya sigurado. So, pinag-iisipan niyang maigi. Siguro, antayin natin na maging anim yan o pito anak nyo. Bawa kayo magpakasal. Baka para siguradong-sigurado nga, no? Iyon lang masabi ko sa inyo, no? Congratulations po. Matindi kayong mag-isip sa mga tatlo o apat na anak na hindi pa nagpapakasal. Grabe. Grabe kayo kasigurista. Believe ako sa inyo, no? Tatlo na apat na anak nyo, hindi ka pa sigurado. So, grabe ka mag-isip. Talo mo pa si Jose Rizal sa talino. Napakaano mo? Kung saan? Sigurista. Oy! Yan guys. So, iklan lang natin nyo. Kung may mga tanong kayo regarding sa basic law, isa kayong empleyado, merong agam-agam sa inyong employer or sa inyong sarili, hindi binabayaran ng tama sa palagay nyo, na kayo magdalawang isip, huwag nyo na akong hanapin. Iwanan nyo na yung employer nyo. At you look another employer. Yan lang ang masasabi ko. Sa mga, kung ano naman, sa mga required na nagbabayad ng mandated, okay yan. So, isipin nyo na lang, matatagal kayo dyan, at yung isa, annual increase, yun ang iisipin nyo. May potential ka ba tumagal dyan ng dekada kung yung sahod mo nagka-estipot sa isang dekada lang, kung kailan lang nila maisip na increase? Yes. Okay, yan guys, gagawin lang natin maikli yung video at i-remind ko agad kayo i-click ang notification bell para makita nyo ako agad-agad kapag kailangan nyo. So, mag-grade yung... At sa mga galing naman sa Facebook, punta kayo sa app na YouTube and i-type nyo yung aking pangalan, Ulysia Cook. At para kapag subscribe kayo, yan ang common na problem natin yung galing sa IP. So, maraming salamat sa inyong pag-subscribe ng dahil dyan. Lumalago yung ating munting channel at libangan natin to. So, panatalihin natin tayo dito ay magkakaibigan o kung anuman ang ating ugnayan. So, andito tayo ngayon. So, maraming salamat. And again, my name is Ulysia Cook at muling nagsasabi, hindi po lahat ng kriminalistik ay nagpupulis. Yung isa, nandito sa YouTube. Thank you for watching. Sa mga comment yan, other clarification regarding dito sa ating video na how much ang pag-legal separation. So, maaari kayong mag-comment box dito sa ating channel. See you again in my next video. Thank you for watching. My name is Ulysia Cook.